Playmates. Legit kan taga Batangas City kung alam mo itong lugar na to. Pero ako, umabot ako sa edad na ito. Hindi ko pa din alam kung anong meron sa loob niya. Dahil kung pagbabasihan mo yung pangalan, Playmates, ibig sabihin laruan. Magtatanong-tanong lang tayo dito kung anong meron dito sa loob na ito. Ah, ito, may nakita ako dito. Boss, boss! Uy! Pansandre ko pala yun! Magaling pang kumpal ka! Itatanong ko lang sana kung ano ang meron dito sa loob na yan. Parang ko yata, Lumian. Lumian? Pero ano eh, parang play... Anong nawawala doon? M? Parang Playmates. Parang hindi Lumian yun. Hindi, may Lumian sa loob. Hindi totoo yan. Ah, siguro. Siguro may Lumian. At saka biha ka hindi. Maraming mga po ay. Makaka-copyright. Good morning mga part. Dumalak ako dito sa may palengke ng ibaan para bumili ng pasalubong na tamalis. Sobrang sarap kasi dito ng tamalis mga part. Isa itong tamalis sa dinadayo dito sa ibaan. Ayan. Ipapasalubong na tayo kay Mami. Good morning mga part. Kita ba ako? Ayan. Today, dito kami ni Part Sandro sa public market ng ibaan. Kasi dumaan lang ako para ibili si Mami eh. Ng pasalubong na tamalis. So yun yung binili ko kanina. So hinihintay ko lang si Part kasi nagsi-CR lang siya. Ito ang kanyang dala ngayon, no. Ang kanyang legendary na SkyDrive. Hindi muna niya dinala yung ano, yung kanyang big bike. So ito motor natin, no. Yan. Bali kami mga part ay babiyahe ngayon papuntang Taysan, Batangas. Meron naman daan doon sa may Batangas City papuntang Taysan. Kaso dito kami dumaan sa may ibaan kasi nga nang bibili ako ng tamalis. Kasi matagal-tagal na akong dinakakatikim uli ng tamalis. So yun, dito kami magmumula sa ibaan tapos dadaan kami doon sa may Katandala. Tapos ang labas na doon ay doon sa may Taysan. So may pupuntahan kami doong simbahan at may pupuntahan kaming sanctuary. Hindi ko sure kung anong pangalan ng sanctuary pero yun ang aming pupuntahan sa araw na ito. Yun ang pinaka-goal natin ngayon. So samahan nyo kami mga part sa aming pamamasyal sa araw na ito. Sayang hindi kita sa camera yung ano, yung bundok yun, nagpapakita. Itong isang street na ito mga parte yung ano, makikita buhat dito yung tower ng ano, ng Mount Banoy, yung pinupuntahan natin dati.
mga naka big bike. Kunwari kasamahan kami para madami. Bigaya lang dito mga part ng ano, mga sasakyan, kasi hindi pwedeng magsalubungan doon sa may tulay kasi maliit lang. Okay mga part, andito tayo ngayon sa Dagatan, dito sa simbahan ng San Lorenzo Parish. Yan. Sobrang solid ng simbahan nila dito mga part. First time lang namin pupunta dito ni Part Sandro. Sobrang ganda dito mga part to. May mesa ata sa taas. So maya maya na konti ay i-check natin kung may mesa at titigil tayo ng konting oras. Ulit, ang ganda dito. Ang tagal ko na napapadaan dito sa may dagatan, dito sa may Taisan, pero hindi pa ako nakakapunta dito sa mismong simbahan nila. Bali, first time ko lang dito mga part. Pang trail bike. Napupunta kami mga part doon sa Rochi Sanctuary dito sa ibabaw noong ano, noong parish na kanina pinuntahan natin, ng San Lorenzo Ruiz Parish. Yun yung mga part to. Kaso nagdadalawang isip kami na dumiretso kasi hindi na siya ano, hindi na siya simentado yung daan. So naka-scooter lang kami, ay baka mahirapan kami dumaan. So siguro hindi na kami tutuloy. Pero tanaw na naman namin, yun na yun yung kulay pulang bubong. Yun na yung sanctuary. Saya nga lang at hindi makikita kung anong tunay na itsura. Bundok na yun, no? Purong-purong bato. So yung mga part, medyo may katigasan din ang aming ulo ni part. Tinigil namin yung aming motor dun sa... dun. Tapos nilakad namin, sinilip lang namin. Kaso negative talaga kasi may nakalagay na no trespassing. Private pala yung sanctuary yun. So yun, hanggang dito lang tayo. At biyahe-biyahe na uli.
na din yun. Nai-survive ko din eh, isang battery lang. Wala na akong battery. Kung ano, yun, nagsisikain yung mga nagpipiknik. Sarap, nakakagutom na. Ayun, sabi na eh, may dalang mga labahing. Kalimitan ng pumupunta dito ay ano, ang kanilang purpose ay yung ano, manligo at maglaba. Kasi napakaganda naman ng tubig ng ilog na ito. Ang daming bato, pwede kang magano. Kagaya nun, no, may mga nakabilad na. Kaso parang medyo kulimlim. So, time check muna tayo. 9:59. Yan, mag-aalas 10 na mga part. Medyo na kulim tayo. 4 hours din tayo. Oo. Pag-size tayo eh. O, day, half day kami sa pagra-rides. Nature na nature. Kita niyo mga part. Parang nasa gitna ka ng bundok tapos ang daming puno ng miyog. Sadyang dinadayo ang lugar na ito mga part dito sa Paisan, sa Barangay Pinya. Dito sa ilog nila dito. Yan, ito yung kanilang tulay. Oh. Sayang kung may drone tayo, sarap palipadan nito. Soon, mag-iipon tayo para magka-drone. Kasi parts sa drone. Na-moment. Yan na. Yan, dahil tayo ay nandito sa Maytay sana, shout out kay Ma'am Brenda Manalo, yan taga Bacau. Tapos si Ma'am Aisa Dimaano, yan taga dito lang sa may Barangay Pinya. Tapos shout out din kay Sir Anthony Umali at kay Jen Maranan Balse. Yan. Hi. Yun. Naka-shoutout din. Lagi nakakalimutan eh. Nakakaramdam na kami ni part ng gutom, medyo nakakulam-kalam ng sigura. Siguro dito na lang namin tatapusin itong aming pamamasyal ni part Sandro. Yan. Siguro hindi ko na bibidyohan ang daan para makapag-focus kami sa ano, sa pagdadrive. Yan. Mainita din. So yun, dito na namin tatapusin ito. Peace out.